Okay, so ang title ng ating aralin ngayon is A Godly Father. So, father, this is about father. Dinagdagan ko lang ng about God, no? About godly. Magandang father eh. Lahat ng father, ino-honor ko kahit na hindi sila godly. Kasi at some extent ay talagang malaki ang sakripisyo ng mga tatay. Merong mga tatay akong kilala na once a month lang umuwi dahil sa trabaho. So, merong mga once a week lang umuwi dahil sa trabaho. Sakripisyo ho yan, mga kapatid. Sa mga misis, sana nare-realize ninyo yan. Sakripisyo na yan, no? Huwag kayong magseselos na ba't di umuwi ang asawa ko? Ganun. Siguro mayroon ng ibang katabi ron. Nagtatrabaho yan at ang hirap. No, ang hirap, oo. Oh. Buti lang may technology na ngayon kasi kaya kahit na malayo ay pwedeng mag-video call. Oh, pero nung 20 years ago, when I was traveling abroad, nako, bumibili ako ng card eh, $10 ang bayad eh. Sandali lang yun, ubos na kagad. Magkapag-usap lang kami ni Sister Ellen. What I like about Ellen is when I was traveling abroad, she never think negative about me. O, kita mo, talagang kita niya eh, na ako ay faithful dito at kahit saan ako pumunta, faithful ako. Yan. No? So, siyempre, tataas natin ang bangko natin, di ba? Ako speaker eh, di ba? Yan. Kaya yung mga anak ko ngayon, malalaki na eh. Yung bunso ko nga eh, sabi, Dad, pagtapat mo na sa amin kasi tatanggapin naman namin eh. Kaysa yung wala ka na, doon namin malalaman. Meron ka bang anak talaga sa labas? Sabi ko, secret yan, secret. Kaya yan ang susunod na kabanata. Pagka namatay ako, tingnan natin kung may lalabas. Di ba? No? Yung mga anak magugulat, lalo na kayo magugulat kayo. Now, today is a Father's Day. Yan. Matraffic na matraffic ngayon, mga kapatid. Sobrang traffic ngayon. At lahat ng mga restaurant ay sarado ngayon. Pero may plano ako na mamayang alas 10 at alas 11, lalabas kami ni Sister Ellen, pupunta kami si Dennis kasi 24 hours yun eh. Yan, no? At doon ay magkakapi-kapi kami, at least bago matapos ang Father's Day. If you want to come, oh, nandun kami. Nandun ako mamaya, alas 10 sa Santa Rosa. No? Dennis. So, pagka pumunta kayo, ano bali, ako ba maglilibre? Pag-iisipan ko muna yan, ha? Pag-iisipan ko muna yan. Paabutin ko ng Monday. Kasi ang Monday, ang laki ng discount ko ron, parang 30% ba? O, 30%, no? Kaya alas 11 ako pupunta, ilang oras na lang, Monday na, pambira, 30% na ang discount ko. Ganon yun eh. Okay, today is Father's Day. The greatest need in our society today is for the fathers who will rise up and assume their God-given role. Yan, ang pagiging tatay po is God-given role yan. Pagka ikaw ay tatay, pagka God-given role, ibig sabihin magpatatay ka. Yan, no? So tayo po'y manalangin muna. Para bago ka ma-offend, ay naipanalangin muna, huwag kang ma-offend. Okay, manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa mensahe na ipinagalob mo sa akin. Maraming salamat sa bawat isa na narito, sa mga bisita namin, sa mga nag-imbita, sa celebration na gagawin namin about for the fathers, mamaya-maya, Panginoon. Sa lahat ng mga tokens na ibinigay mo para ibigay namin at ihatid sa aming mga tatay na narito, ito po ay pagsasabi na sila'y mahalaga sa amin at mahal po namin ang mga tatay. Dalangin ko po na pahabain mo pa ang kanilang mga buhay, bigyan mo sila ng malalakas na katawan upang magampan nila ang mabigat na paghahanap buhay para sa mga anak at para sa pamilya.
Ito po ay aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so mahirap po, mabigat ang pagiging tatay. At meron na tayong mga retired dito, no? Lalong mahirap pag-retired ka na. Kasi ang hirap nang walang ginagawa. No? So may nagsabi na hindi masyadong tumatagal ang buhay ng mga Pilipino. Kasi pag nagkaedad ka na rito, wala nang tatanggap sa iyo sa trabaho. Hindi katulad sa ibang bansa, kahit na 70 years old ka na, meron ako nakita o na-meet sa Australia, 73 years old na eh, nagtatrabaho pa rin. Dito, pagka 73 years old ka, wala nang tatanggap sa iyo kahit malakas ka pa. Parang dito, 50 years old ka, wala nang tatanggap sa iyo eh. No? Kasi, bakit? Kasi overly populated tayo. Maraming bata. Ba't kita tatanggapin? Eh, matanda ka na samantalang maraming bata, no? Yan ang negative part ng masyadong maraming populasyon. Yan, ano? Pag nagsabi ka naman ng ano, ng kontrol ng populasyon, yan naman ang mga pare. Hindi pwede. Ganon. Kailangan, malaya tayo. Yan. Kaya ganito ang Pilipinas. Walang park. Lahat may tao, di ba? Kasi sobrang daming tao na. Sobrang daming tao sa Pilipinas. Sa Japan naman, ang mga schools ay sarado na. Wala nang bata. Sumobra naman, no? Talagang ang tao talaga, extreme to extreme, eh, di ba? O, balance lang. Sinabi po rito sa Micah chapter 6 verse 8. Ito sabi, oh, Micah chapter 6 verse 8. He hath showed thee, O man, what is good. Ipinakita raw sa atin kung ano ang maganda. And what doth the Lord require of thee? Ano ang maganda sa lalaki? At ano ang nire-require ng Diyos? Yan. Actually, sa tao ito. Iano na lang natin kasi Father's Day ngayon para sa lalaki. Panlalaki lang. Pero siyempre, pambabae rin ito. But to do justly. To do justly, yung ibig sabihin niyan ay maging, ano, maging patas. No? And to love mercy. Oh, maawain. And to walk humbly. Humble siya. Ano sa Tagalog ng humble? Mapagpakumbaba. Ayan. So, unang puntos na gusto ko pong i-share sa inyo about a godly man is number one, siyempre, mahal niya ang Diyos. No? So, dapat mahal ng lalaki sa pamilya yung Diyos na kanyang sinasamba. Pero siyempre, paano mo naman mamahalin ang Diyos kung hindi mo naman kilala? Kaya this is an opportunity for you na makilala ang ating Panginoon. Si Kristo po yun. Siya ang anak ng Diyos na pinadala sa atin at mamatay para sa ating in our place, no? Sa ating lugar. Tayo dapat ang mamamatay sa ating kasalanan, pero hindi ho yun pinayagan ng Diyos, no? In-accept ka ron at si Kristong ibinigay para sa iyo. Okay. So, dito sa Matthew chapter 6 verse 33, ito yung basis, no, ng isang godly man. Ang sabi diyan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang isang lalaki sa pamilya na kilala ang Diyos, yung inuuna niya ang Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, yun ay kanyang kasiyahan. Kaya, kasi pwede kayo magtanong na, paano magiging masaya ang isang godly father? O, yung unahin mo, basta't anumang bagay yan, basta't Diyos ang una, sabihin ko sa inyo, magiging masaya ka because I experienced that in my personal life. Na parang hindi ko mahal ang pamilya ko kasi inuuna ko ang Diyos. Nami-misunderstand ako kasi inuuna ko ang Diyos, parang hindi ko mahal ang misis ko. Pero ang totoo,
Inuuna ko ang Diyos, pero pinagkakatiwala ko sila sa Diyos. At nakita ko naman kung paano sila inalagaan ng ating Panginoon. Actually, sobra-sobra pa ngang pag-aalaga na ginawa ng Diyos para sa kanila. Higit pa, so kung ako talaga yung mag-aalaga. Naintindihan niyo mga kapatid? No? Isipin niyo, binigyan sila ng talino na hindi ko nga malaman kung kanino nagmana eh. Hindi ako makapaniwala na kay Miss ko nagmana. Lalong hindi sa akin kasi nung pinanganak ako, nasa row 4 kagad ako. No? Isipin mo, pagka pinanganak ka, row 4 ka kagad. Hindi ka binigyan ng chance na maging row 1. No? Hindi ako matalino. Kung ano lang yung nagagawa ko ngayon, maraming oras lang yung ginagamit ko dyan. Yun, ano? So, yung morning manna, yung about Judas, talaga pinagsikapan ko na ma-extend yun hanggang part 3. Pero maganda, no? Pero it took me hours. Dito, na maghapon ako halos dito. Yun ang ginagawa ko, maghapon. No, yung napakinggan kanina ng 6 na minuto lang. Maghapon yun na ginawa ko dito. Isipin niyo yan. Kaya, hindi mo kinakailangan magaling. Kinakailangan mo lang. Hindi ko naman pwedeng gamitin yung studio sa akin, sa sarili ko, no? Maging masipag ka lang. Pwede mo magawa. Ngayon, inumpisan ko naman yung buhay ni Dimas. No? Si Dimas. Kasi si Dimas, yan ay backslider na Kristiyano. No? So, yan po ang ipopost ko sa YouTube at sisikapin kong maging tatlong bahagi rin yang tungkol kay Dimas. But if you do not have the right relationship with God, it is fatal to think that you can relate properly to others. Kaya mahalaga eh. Nakilala mo ang Panginoon. Mahalaga na dapat Kristiyano ka para makarelate ka sa pinag-uusapan natin ngayon. Kasi no way that you can be a godly father if you yourself doesn't know the Lord. Dapat alam mo at kilala mo ang Panginoon. And this is an opportunity for all of us to know who the Lord is. No? Ang church natin ay itinatag para tayo'y manatili na ipapangaral at ipakikilala ang Panginoon ng ating buhay sa lahat ng mga tao kung maari lang. Every Wednesday ay nasa basic tayo, di ba? Yung fundamental purpose why the church is here. Yan ay ginagamit nating avenues in prayer meeting para pag-aralan ang purpose at sa susunod ay ilang linggo natin o ilang buwan natin pag-aaralan ang purpose ng ating church ngayon. At ang unang-una ay yung i-share ang Panginoon sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga dako. Yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kapag ka natapos na at nalimutan ng church natin yung unang purpose na yan, kung bakit nandito tayo, wala nang dahilan kung bakit nandito pa tayo. Amen? Kaya nandito po tayo para tayo ang maging mouthpiece, no? Bibig ng Panginoon, maging paa ng Panginoon, mata ng Panginoon habang nandito tayo sa lupa. Yan. If you are running from God, you will never have peace. Dalawang klase kasi ng tao. O tatlong klase kasi ng tao. Isang tao na kilala ang Panginoon, pero kilala pero malayo, hindi nabubuhay para sa Diyos. Meron namang kilala ang Panginoon, pero ang lapit niya sa Diyos. Meron namang tao na hindi kilala ang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nandito ang gateway. Tayo po ay inutusan. Nasabi ko nga I think nasa last part ng studies about the life of Judas, kung bakit ang maraming mga tao ang lumalayo sa Panginoon. Kasi extreme ang Panginoon eh. Exclusive eh, di ba? O, kita mo, ako lang ang daan. Isipin mo yan, mag-claim ka na, ikaw lang ang daan.
Ikaw lang ang katotohanan. Walang makaparoroon sa ma kundi sa pamamagitan ko. Di ba exclusive yan? Oh. Kaya ang hirap eh, kasi exclusive siya lang eh. No, di ba? O isa pa, pagdating naman sa utos, napakalawak. Tanyo nyo sa Acts chapter 1, verse 8. Na kapag ikaw ay pinuspos na ng Espiritu ng Diyos, gagamitin ka niya na maging mouthpiece niya. Sa saan? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Tapos, into the uttermost part of the earth. Uttermost part of the earth. Grabe, ang hirap ng utos mo, Panginoon, buong daigdig. Oh, amen? Oh. Oh. Di ba? Tamo yung exclusivity, oh, sabi ng Panginoon, pagkamahal mo ang asawa mo, ang anak mo, ang pamilya mo, oh, hindi ka pwedeng maging alagad. Isipin mo yan. Exclusivity yan. No. Di ba? At kapag naglingkod ka sa Panginoon, ipamumuhay mo yan at ipagkakatiwala mo pamilya mo sa Panginoon. Pero ito po nakita ko na kapag ka ang Diyos ang nag-alaga ng pamilya mo, mas sobra pa kaysa ikaw ang mag-aalaga. Kasi meron pa kasama pa yung ano eh, yung kakaibang talino. Oo. Favor talaga yun. Tamo, si Jurelo nag-exam ng ano yun, yung IELTS dito, yung IELTS, yung sa English, proficiency sa English, sa ano, ang tawag doon eh, Pearson, di ba? Sa UK. Nag-exam ng Pearson nationwide, number one. No? Ang interpretasyon ko doon eh, kasi inalagaan siya ng Diyos. Samantalang yung ibang kilala ko, umuabagsak. Nag-enroll pa nga sa review school para ipasa lang yung exam na yun. Oh. Samantalang yung anak ko eh, bulakbul nga yun eh. Hinahabol-habol ko nga yun eh para pumasok. No, di ba? O, oh, nandyan din si Tim, oh. Binigyan ng talino na kakaiba. Hindi ko na lang didetalye kung gaano kakaiba yon, baka magulat kayo. No? So, kita mo sa Isaiah chapter 57 verse 21. Sabi oh, there is no peace saith my God to the wicked. So kapag tayo ama na gusto natin wickedness, there will be no peace. So tingnan niyo yung mga pamilya na wasak-wasak, basag-basag. O, kung saan-saan napupunta ang mga anak. Magkasama nga sila, pero hindi sila magkaunawaan. Walang kapayapaan eh. Pero sa Diyos, alam nyo, merong kapayapaan. Yan, no? So, secondly, kapag ka ang ama ng tahanan ay maka-Diyos o godly, mapapansin ninyo na mahal niya yung kanyang asawa. Most husband assume to. Maraming asawang lalaki na ang assumption marriage is about sex. No, hindi po. No? That certainly is part of love. Yeah? But it is not all. Actually, yung bahagi na yun eh, matatapos. Eh, pagka tumanda kayo, matatapos yan eh. Oh. No? So, kaya sa Ephesians chapter 5 verses 25 hanggang 33 ang haba nito. Ito yung sabi ni Pablo eh. Oh. Ito yung makikita mo very prominent ito sa isang pamilya na yung husband ay godly. Oh. Hindi ibig sabihin hindi Kristiyano ha, mga misis. Pwedeng Kristiyano ang asawa mo pero hindi godly. Pero pagka naging godly siya, ito yung makikita mo sa kanya. Oh. Isinulat na ni Pablo sa verse 25 ng Ephesians chapter 5. Tama. Basahin natin. Oh. Ipa-plus nila yan dyan. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. 26. That he might sanctify and cleanse it with washing of water by the word. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that
it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. Oh, pagmamahal na katulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. You can imagine ano, yung kanyang care at love sa kanyang misis. So, he that loveth his wife loveth himself. Oh, kaya pagka ikaw ay mister na hindi mo mahal ang asawa mo, hindi mo minamahal ang sarili mo. Kasi sabi sa Bible, you and your wife is one. Oh, isa lang kayo. Sa verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourish and cherisheth it, even as the Lord, oh, as the Lord, the church. Dinescribe kung paano tayo magmahal ng ating sarili. Dinescribe kung paano tayo nag-iingat para sa sarili natin. O, kung paano natin iniingatan ang ating sarili, ganun din natin iingatan yung ating kapartner, yung ating misis. Yes, romantic actions are not an abandonment of your manliness. O, kung minsan kasi na mi-misunderstand natin yan eh. Pagka romantic tayo, hindi na tayo manly. No? So, ang manly kasi sa atin, yung nakikita natin sa television, di ba? Yung bukas yung ano, yung bukas ang dibdib, di ba? Kita yung mga tato, o ganon. Naninigarilyo, umiinom, nalalasing, tapos sumusuka-suka din sa labas. Sa akin, irresponsible yan eh, di ba? No. Pero ganon kasi pinoportrait ng ating movie industry yung pagiging manly. Hindi po. Sa Bible, ang manly ay yung nagpe-pray. Ang manly, yung totoong lalaki, ay yung malakas siya pero kinakalinga niya yung kanyang mahinang asawa. Oh, di ba? Oh, bigyan naman kayo ng konting amen dyan. Oh. Your sons are learning from you about how to treat their wives. Oh, itong matindi na hindi lang kasi ito mag-uumpisa at matatapos sa iyo. Makikita at nakikita yan ng anak mo at isang araw magiging asawa sila. Oh. So anong gusto mong ipamana sa anak mo? Yung brusko? How it is being portrayed sa television at sa sinihan? No? Sa tingin ko, mas maganda kung ang ipoportrait natin ang ating sarili bilang godly men sa bahay na mapagmahal tayo sa ating asawa para manahin yon ng ating mga anak. Yan, no? Hindi ako magugulat kung meron akong anak na kapag nag-asawa siya, laging kasama niya yung misis niya. Eh. Kasi ako, mister, na kahit nasaan ako pumunta, halos kasama ko, lagi kasama ko yan sa Ellen. Oh. Kapag hindi ko kasama yan, kasi ayaw niyang sumama, marami siyang gagawin. Kasi pag aalis ako, tatanungin ko muna siya, gusto mo sumama? Oh, mag-i-exercise lang ako? Gusto mo sumama? Oh, laging ganun. So, nakita yan ang mga anak ko all through their life nung sila'y nasa bahay pa namin. Okay, no? Learning from you about how to treat their wives, natututunan yan. Sabi nila, walang paaralan pagdating sa pagpapamilya. Totoo yan. Pero, pwedeng matutunan yan sa bahay. Kasi may nanay siya at may tatay siya, may pamilya siya. O, di ba? Walang ang paaralan as institution na malaki. Pero, you as a family is an institution at ang aralin na yan ay dapat na pag-aaralan yan mismo sa pamilya ninyo. O. Oh, isa pa, ang godly na tatay, mahal niya ang kanyang mga anak. Tandaan po natin, love is more than provision or material things. Oh, lalo na tayo, lumaki tayo sa setup ng Pilipinas na mahirap ang ekonomiya. No? Kaya nauso yung pag-abroad, di ba mga kapatid? Oh, kaya nga, yung gobyerno natin, di ba? Ang tawag nila sa OFW ay mga bagong bayani, di ba? Ang galing mambola, di ba?
Mga bagong bayani, sabi ng mga senador. Di ba? O ganyan mambulan ang mga bagong bayani. Hindi po tama na ang mga bagong bayani na yan na tinatawag nila ay mananatili dyan. Dapat bumalik sila at arugain yung kanilang mga anak. Kita ninyo, more than 80% ng adik sa Pilipinas, wala ang magulang. Mga anak sila ng mga OFWs. Kaya, anong ipagpapalit natin? Papapalit mo ang mahabang ilalagi ng anak mo dito sa mundo na magiging pasaway? Dahil lang sa gusto mo silang bigyan kuno ng ginhawa? Pwede yan dito, sa kahit sa Pilipinas. Kaya lagi ko sinasabi, pagka mag-abroad ka, isama mo, pamilya mo. At kung mag-abroad ka at di mo may sasama pamilya mo, o kaya ay for the next 10 to 20 years, di mo makakasama pamilya mo, dito ka na lang. Hindi, sisirain mo ang pamilya mo. Kawawa yung mga batang yan. Walang magtuturo at mag-aaruga sa kanila. When discipline is required, do it in love, syempre. Mga tatay, dahil malakas tayo, alam ko yan, mainitin ang ulo natin, maraming pressure, kaya pag nagkamali yung mga anak natin, bubugbugin natin. Wala yan sa Bible eh. Ang sabi ng Bible eh, do it in love eh. No? Don't beat them up. No? Out of anger. Sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 21, no? Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Pagka binasa nyo yan, parang huwag mong gagalitin ang anak mo na magagalit siya sa inyo. Pero pagka tininan nyo sa original text, ang text na to, itong Colossians 3:21, ang totoo talagang sinasabi ng verse na to ay huwag mong gagalitin yung anak mo na isang araw magagalit ang Diyos sa kanya. Ang lalim, di ba mga kapatid? Na hindi lang siya lalaban sa iyo na magagalit ka sa kanya. Hindi. Na kapag ginalit mong anak mo, magre-rebelde yan at gagawa siya ng mga bagay to the extent na ang Diyos magagalit sa kanya. Ang lalim yan, di ba mga kapatid? Kaya, tayong mga tatay, tumino po tayo kasi yun ang gagawin natin kapag hindi po tayo naging uliran at mahusay na tatay sa ating mga anak. Isipin mo na i-expose mo siya sa anger ng Diyos. Kasi yung anak mo ay may mga ginawa na naggalit ang Diyos sa kanya. That is not fair. Di ba mga kapatid? Tingnan naman natin dito yung quality time at saka quantity time. Tayo mga Pilipino, lalo ng mga tatay, pati nanay, gumagamit din ito eh. Kahit na konti lang ang time, pero quality naman. Mga kapatid, kailan tinalo ng quantity ang quality when it comes to time with our children? No, dapat nakasama mo ng half day ang anak mo. Pero once a week na lang, tapos ilang oras na lang. Naririnig ko yan eh, yung quality naman. Ang dami pong naging addict sa Pilipinas. Kasi ang paniwala ng kanilang mga magulang, quality time naman ang binibigay ko sa kanila eh. Hindi quantity. Mas maganda maraming oras. Kasi mababantayan mo sila. Kanina papunta rito, nag-usap pa Minister Ellen. Kasi yung mga anak ko, masabi ko lang ha, ganyan, talagang natural to mga kapatid. Lahat ng anak ko pagka umalis ng bahay, nagpapaalam yan, pagka dumaan sila sa bahay, halos lahat sila. Tapos paalis na, nagpapaalam lang yan, alis na ako, mami. Sa mami lang. Bakit? Kasi she spent so much of her time with these kids when they were young.
Oh. Naintindihan natin mga kapatid. Kuminsan yung tatay nakikipag kompetensya pa sa misis. Tandaan po natin ang tatay at saka nanay, meron siyang separate na role, magkaibang role. Iba ang tatay, iba nanay. Oh. So, meron ding dahilan kung bakit paminsan-minsan yung anak ko ay sinasama rin ako. Oh. Kasi provider lang ako eh. Hindi ko nagampanan yung ginawa ni Sister Ellen. So, there was a time na ang school namin nasa bahay. At lahat ng anak namin sa bahay nag-aaral. Oh, kasi ang dami nila, hindi namin mapag-aaral kapag pinagsabay-sabay naming paaralin sa labas. Halos pinaaral na lang namin sila sa labas nung sila ay nasa kolehiyo na. No. Kasi no, diskarte lang yan eh. At nakatawid din kami ni Sister Ellen. Pero talagang siya talaga. Oh, hirap. Lalo na kapag maraming anak. Kaya yung mga konti pa lang anak ngayon, nako, mag-isip kayo kapag dadagdagan nyo yan. Oo, ako na nagsasabi kasi talagang naranasan namin ni Sister Ellen. No. There was a time na natutulog ako sa ilalim ng puno sa sobrang pagod. Kasi nagta-travel na kami ni Sister Ellen. Nakasama pa namin dyan si Edwin eh. Oo, buti si Edwin talagang siya may hawak ng sasakyan. Tapos nung nagne-network pa ako, tindi. Nakita ni Sister Ellen yung pagod talaga namin. Kung hindi naman kami magtatrabaho ng katulad ng pagtatrabaho namin, talagang halos imposible na mapaaral namin yung mga anak namin. At kapag hindi namin napaaral yan, hanggang ngayon, nasa bahay namin yan. Sigurado at sigurado, di ba? Mahirap. So, dagdagan natin. Ang ama na makadiyos, meron siyang tinatawag na yung integrity, integridad. It so happened na ang integrity sa Pilipinas ay parang nalipasan na ng panahon. Hindi uso. No. Kasi hindi mo maririnig yan sa mayor natin, sa mga barangay captain. Hindi mo maririnig yan sa telebisyon, yung integrity. No, di ba? Hindi natin maririnig yan sa mga namumuno. Kasi ang integrity ay wala sa kanila yan eh. O ano bang ibig sabihin ng integrity? Ang integrity ay hindi ko rin alam. Yung sinabi mo pwedeng paniwalaan. Kasi dahil sinabi mo totoo 'yun. Yan. So, at least, kung wala sa gobyerno yan, at least sa pamilya natin, dapat meron. Lalo na sa church, dapat meron. Di ba? Oo. Dapat. Kaya dito sa ating pamumuno, lagi iniulit-ulit eh, na kapag kayo naging leader dito, pinagkatiwalaan kayo ng mga anak, ng mga member natin dito. Oo. Kaya huwag niyong basta liligawan yan na hindi niyo sasabihin sa magulang. Wala nag-i-amen eh. No. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Oo. Yan ang dapat iniingatan natin. Yung anong tawag natin din, ingat yaman, ano? Yung treasure natin, yung pera natin. Dapat yan, iniingatan din yan. Part ng integrity yan. Yun. Church na lang, wala pang integrity. Oh. Paano natin may pamamana yan sa pamilya, di ba? Ito po ay mahalaga. Integrity. Kaya sinabi ng text natin, no? Balikan natin ang text natin. Sa Micah. Yung iba sa inyo sabi, meron palang ganyan, Micah? Meron po sa Old Testament. Micah. Oh.
Okay, ipakikita na lang nila sa inyo. Sabi dito, He hath showed thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee. But to do justly, oh, you know, di ba? Sabi ng text natin, to do justly, then to love mercy. Sa original text, yung ibig sabihin po ng love mercy na yan is walk uprightly. No? Lumakad ng matuwid. Yan, love mercy. And to walk humbly. Ang original niya, anong talaga niyan, na ibig sabihin niyan, doon sa original text natin ay integrity. Integridad yan. Walk humbly. Hindi lang yan nagsasabi na maging mapagpakumbaba dapat ang tatay. Hindi. Dapat mataas ang kanyang integrity. Kaya sa leadership ko, itinataas ko ang integrity ko. Iniiwasan ko magsasalita ng isang bagay na hindi ko kayang tuparin. No? Pagka sinabi ko na ang pera ninyo intact, intact talaga yan. Hindi ko ginagalaw yan. Yan. Para kapag ka humingi na naman ako ulit, no, mapagkakatiwalaan ninyo na hindi wawaldasin. So, kaya nga hindi ko alam yan eh. Kaya pagka tinanong ako, tanongin nyo si Faith, hindi ko alam eh. O, kasi may mga tao rito na ituturo ko kasi sila lang nakakalam yan. Ganun dapat. Di ba? Ang tawag doon ay integrity. So, we should permit every area of our lives. No? In the workplace, an honest day toil. In the home, fulfilled promises. Sa mga promises, lalo na sa pamilya, ang tatay, may mga pangako, di ba? Nung maliliit pa lang sila, ang pangako ko ay bibilang ko sila ng, anong tawag doon, yung binubuo-buo, alam mo yan? Lego. Lego. Na. Binigyan ko sila Lego. Mga sapatos, mga ganon. So, malilit na bagay lang yan, pero kapag ka hindi po natin natupad yan, yan ay maalala at saka isusumbat ng anak natin sa atin, kahit sa isip lang. Bata ako, hindi mo naman ako... Ganon. Diba? Dapat ano... Dapat mataas ang integrity natin para sa mga anak natin. Pwedeng hindi magiging perfect ang buhay ng anak natin, pero at least tayo ay ginampanan natin yung ating yung ating obligation o responsibility. Kasi ganito lagi ang aking paniniwala na kung ang anak natin tinuruan natin ng tama, isang araw maliligaw man sila ng landas, pero kung sila ibabalik, alam ko at sigurado ako na ang babalikan nila ay yung itinuro nating tama nung sila'y mga bata pa lang. Kasi yun yung pangako ng Panginoon eh. No? Teach your children eh. Oh, train up a child in the way that they should go. So, then they become old. No? When they become old, they will not depart from it. Ganun. Huwag po tayo magmadali na makita ang progreso sa ating mga anak. Yes. Mga teenager, lalo na sa panahon natin ngayon. Huwag tayong pero magbabago rin yan. Sexual, at ang panghuli ay yung maging role model tayo. Mga tatay, dapat may modelo. Ang problema sa Amerika ngayon ay halos lahat ng pamilya ay walang tatay. Puro single mom. Sa Australia, ganun din. Puro single. Single. Bakit ganun? Dito sa atin ay marami pang pamilya ang may tatay pa. So kung ang pamilya nyo ay may tatay pa, encourage natin yung ating mga ama na maging role model sila. Yan, no? So, huwag kayong magbibisyo. Gayahin ang mga anak ninyo yan. Ang bisyo ay
yung hindi naman salot, sobra ka naman. Magastos. So. Hindi. Ang sigarilyo, alam nyo, nakakamatay yan. Nakakamatay yan. So, gusto nyo bang maulila ang inyong mga anak ng maaga? Sige, tuloy nyo. Huwag kayong ano. Tapos yung sexual abuse ng mga tatay sa kanilang mga anak, tumataas. Sa Amerika, sa Australia, kahit na dito sa Pilipinas, tumataas. So may nakausap ako noong nakaraan, nagtalakayan kami ng tungkol sa bagay na yan. Ang dahilan daw niyan ay yung mga bahay daw natin, walang mga kwartong sarili yung ating mga anak. So pupwedeng ganun. So kung ang bahay natin ay maliit lang, baka po pwedeng gawa natin ng private na room yung ating mga babaeng anak para maiwasan natin yung pagkakabuso sa kanila. Kasi sa amin maraming room sa aming mga sa bahay namin kasi nandun sila, may room silang mga sarili. Pero kung hindi nyo kaya yung ganun, at least kahit na gano'ng kaliit lang yan, gawa natin ang ano. O kaya ibitin na lang ninyo. Lagyan nyo ng maliit na hagdanan. Be creative, di ba? Creativity lang yan Di ba? We tell the children that God, that God is their heavenly father. Paano sila maniniwala na ang Diyos ay heavenly father nila kung ang father dito sa lupa ay inaabuso sila? Di ba? Kaya, tandaan ho natin, kailangan ng mga anak natin na makakita ng role model dito. Our Heavenly Father is in heaven at nagturo siya sa atin para makilala siya So kung walang role model na tatay na magpapakita rito kung anong tama, kung anong mali, paano nila makikilala ang ating Ama na nasa langit, di ba? So, paano tayo magiging role model? Pag-aralan natin ang Bible. Ganun. Nandiyan naman. Hawak na natin ang Bible ngayon. May church tayo. Every Sunday, open ito. Huwag tayo mag-absent. Matututunan natin how to become a good role model to our children. No? Ganun lang po. Wala akong sasabihin sa inyo na bago. Halos lahat ito ay alam na ninyo. Pinapaalala ko lang. Di ba? Pinapaalala lang natin, mga kapatid. Sa ating mga ama, ito pong pangaral ko nito ay hindi para i-undermine ang pamilya ninyo. Hindi para pakialaman ang pagpapamilya ninyo. Ito po ay pinangaral ko kasi ito ay utos ng Panginoon na kung kayo ay susunod, nako, ang bunga nito hindi naman para sa akin, kundi sa inyo. No? Maligayang pamilya. Kita nyo, no? Ito napansin ko. Pagka ang misis masaya, masaya ang pamilya. Tama? Tama? Gusto nyong maranasan ng impyerno sa lupa? Ha? Gusto nyo? Galitin nyo ang nanay ng tahanan. Yon, makikita nyo ang impyerno. Totoo yan. Diba? We have the Bible. Sinabi na sa atin ang Bible, mga kapatid. There's no reason para tayo maging matigas pa ang ulo natin. Sumunod na lang tayo. Aalagaan ng Diyos ang pamilya natin. Palalakihin niya ang mga anak natin ng matitino. Bibigyan sila ng magandang buhay. Bibigyan sila ng kakaibang talino para yung talino na yung gagamitin nila para sa kanilang kabuhayan. Na hindi kayo magiging a burden as you grow old. Kami ni Sir Ellen, we're not burdened as we grow old.
No, we're not. Bakit? Kasi mas maayos-ayos sila. Hindi ko sinasabing perfect sila, pero mas ayos sila. No? Na niayos namin sila ng mas maganda. Oh. No? Karamihan po sa inyo, you are young fathers dito. Oh, mga batang, you have all the chance. Come on, you have all the chance. Oh, ako, may edad na ako. Mga anak ko, lahat umalis na ng bahay namin. So, I never had a chance para pagandahin pa sana, di ba? Wala na. Pero kayo, mga bata, nako, you have all the chance, mga kapatid. You have all the chance. And this is your chance. Minsan lang yan. Sabi nga, time that passes, it ain't coming back. Hindi yan babalik. Oh, this is your time. This is it. Huwag natin palampasin. Every year, sineselebrate natin ang Father's Day. Amen. And we make it very special for all of us. Para makita ninyo, makita ng mga anak ninyo na ang pagiging ama ay napakahalaga. Amen. And this is something that we celebrate. And it's worth it. Hindi tayo gagastos ng ganyang halaga para i-celebrate ang Father's Day kung yan ay hindi natin pinaniniwalaan na talagang mahalaga. No. Kung kami nga naniniwala na ang pagiging ama ninyo ay mahalagang mahalaga, ay dapat paniwalaan ninyo yan because that's the truth. Tumayo po tayo, tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa umaga na pinagkaloob mo. Maraming salamat na napaalalahanan ang bawat isa, ang mga ama at magiging ama, ay napaalalahanan kung ano mga dapat nilang gawin. Father, thank you so much sa service na natapos namin ngayong umaga. Nawa ay naluwalhati ang iyong pangalan at nawa, Panginoon, nagpalakas ito ng mga ama ng tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming samot dalangin. Amen.